Hustisya ang panawagan ng pamilya ng dalagitang natagpo ang patay at tapyas ang mukha sa Antipolo City sa lalawigan ng Rizal. Nahuli na ang sospek na kanyang tiyuhin na siya namang itinatanggi ang nasabing krimen. Narito ang report ni Jam Sisan de Gaico. Magtatapos na sana ng junior high school ng may honors ang 16 anyos na si Rona May Castillo. Matulungin na anak at maasikaso sa mga kapatid. Kaya hindi matanggap ng kanyang pamilya ang sinapit ng dalagita na natagpo ang patay sa talahiban sa barangay Kalawis nitong Biyernes. Wala siyang damit pang ibaba at tapyas ang bahagi ng mukha. Binibigyan po siya ng baon pero hindi po niya ginagastos. Tinatsaga po siya maglakad ng 2 hours. Makatipid lang po siya sa pera niya. Ang hirap po tanggapin. Kasi nag-expect po kami na yung kapatid ko. School lang, hihintayin namin na sa hapon uuwi. Tapos mabalitaan namin na pinatay siyang ganyan. Kwento ng kanyang kapatid, may kakaiba na raw sa kinikilos ni Rona isang linggo bago ang krimen. Naging matamlay raw si Rona at walang gana pumasok sa paaralan. Pinuntahan niya po yung mga tita namin. Kinausap niya na ang siya-siya niya pa noon eh, pero biglang sinabi niya na, "Tita, pagod na ako. Ayoko na pong pumasok." Webes po, ayaw niya na talaga pumasok noon. Napilitan lang po siya kasi exam. Pangunahing suspect ang tiyuhin ni Rona na si Jimmy Castillo. Ayon sa Antipolo Police, si Castillo ang huling nakitang kasama nang buhay pa ang biktima at hindi nagtutugma ang kanyang alibay. Itinanggi ng suspect ang krimen. Wala po yung pawang katotohanan. Kasi po, mga bata na yan, sa akin po yan tumira. Gayunman, inihahanda na ng pulisya ang isasampang reklamo laban sa suspect. Hinihintay pa ng Antipolo Police ang findings ng SOCO kung ginahasa ang biktima. Jam Sisante Caico, GMA News.